Ate, ikaw? Oo, ako nga. May problema, ha? Mabuting anak? Naging masama man ako sa paningin ng ibang tao. Ngunit kailanman, hindi ako naging masamang anak. Hindi katulad mo! Sabihin mo ng lahat ng gusto mong sabihin. Basta akin ang kayamanan ni Papa! Dadaan ka pa sa ibabaw ng aking bangkay bago mo maangkin ang... Gabi! Tuluyan nyo nang patayin ang lalaking yan! Bad Boy! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Bad Boy! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Bad Boy! Oh, Adolfo, hindi mo naman inubos ang pagkain mo iyo. Hindi ka ba nasarapan sa pagkakaluto? Ah, masarap po, sir. Medyo diet lamang po ako ngayon. Iwas sa mga matatamis. Para iwas din sa diabetes. Tama yan iyo. Ah, siya nga pala. Ano nga pala ang plano ninyo sa kasal ninyong dalawa ni Nika? Kailan ba ang napag-usapan ninyo sa araw ng inyong kasal? Huwag kang mag-alala, iho. Sagot ko na ang reception, yung gastos. Kaya ang pag-uusapan lamang natin dito ngayon ay ang petsa ng inyong kasal. Eh, sir, ang totoo po niyan eh, hindi pa po kami magpapakasal ng inyong lang. Ah, ano? hindi pa po ako handang mag-asawa. Kaya hindi ko pa po pwedeng pakasalan si Nika. Nasagot ko na nga ba eh. Talagang hindi ka mapagkakatiwalaan. Gabi! Adolfo! Ito pa! Ay, hindi! Sige! Ituloy mo! Ituloy mo! Ate, umalis ka sa harapan ng laking yan. At murumpuin ko na! Gabi! Tumigil ka! Ano? Sinapak ni Gabi si Adolfo? Oo, kitang-kita ko. Nang kasalukuyang kong nililigpit yung mga wala nang laman na baso. Eh, bakit daw, inay? At dinig ko eh, ayaw yatang pakasalan ni Adolfo si Nika. Ano? Pagkatapos niyang itanan si Ate Nika, iiwan na lamang niya na parang walang nangyari, ganun? Iwan ko ba? Yun lang kasi ang narinig ko eh. Pero, bakit bigla yatang tumahimik? Ganito na lang, inay. Tutal, alam nilang nililinis na ninyo ang mga kalat nila. Bumalik kayo ulit doon. Kunwari, nagliligpit pa kayo. At pakinggan yung mabuti kung ano ang pinag-uusapan nila. Sige. Dito ka lang. At babalik ako sa sala kung saan sila nag-uusap-usap. Ano ka ba, anak? Talaga bang hindi ka na magbabago? Na-hospital na nga ako lahat-lahat. Ganyan ka pa rin. Gusto mo ba talaga na akong mamatay? Gusto mo ba?
Pero narinig naman ninyo, pagkatapos niyang itanan ang ate at galawin, ay bas na lamang niyang itong iiwan na parang walang nangyari. Paano na lamang ang dangal ng ate? Graduate ng medicine ang ate, may award pa. Tapos hahayaan ninyong yuyurakan lamang ng kanyang dangal? Ng ganyang klaseng lalaki? Alam ko, pero ang mga ganyang klaseng usap yan, eh hindi makukuha yan sa susundukan. Pwede naman natin pag-usapan ang mahinahon yan. Bakit mo siya kagad sinuntok? Inainis ako eh. Nagpanting ang tanga ko nang marinig kung ayaw niyang pakasalan ng ate. Ayaw ko nang maulit pa ito ha. Mangako ka kung hindi ako mismo ang susuntok sa'yo. Kilala mo ko. Huwag mong hintayin madapon kita ng kamay dahil lang sa ganitong usapin. Alas 10:30 na ng gabi. Siguradong nag-uusap pa sina Fidel at Adolfo nito. Ano kaya ang resulta sa plano ni Adolfo? Okay lang kaya kay Fidel na hindi pakasalan ni Adolfo si Nika? Parang nakikita ko ang reaksyon ni Fidel sa oras na sabihin nito na hindi niya pakakasalan si Nika. Baka tataas na naman ang dugo nito at maatake at matitigok na siya. Ah, hindi. Huwag muna. Kailangan pala. Hinay-hinay lang para hindi siya mamatay. Dahil hindi pa namin alam kung saan, nasaan ang kanyang makayamanan. Kailangang malaman muna namin bago siya malagutan ng hiniga. Pagkakasalan mo ang anak ko sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ako makapapayag na basta mo na lamang siyang iiwanan. Nasabi ko na ako sa inyo ang dahilan. Wala pa po akong ipon. Kailangan lang po akong magtapos ng kuleyo. At isa pang pinakaayaw ko sa lahat ay yung pinaglulol ko ako. Don Fidel, alam ko pong maiintindihan niyo ako. Tulad din ninyo. Ako rin po ay may pangarap sa buhay. Pero hindi lamang po pangarap ang gusto ko na ipaglaban dito, kundi yung paninindigan ko. Anong ibig mong sabihin? Lalaki po ako, San Pinel. At ayoko pong babae yung magpapakain sa akin. At dahil sa paninindigan mong yan, ay iiwanan mo ang anak ko, ganun ba? Hindi ho naman ganun. Ayoko pong magtrabaho siya. Magsasama naman po kami mag-asawa sa isang bubong bilang mag-asawa. Ikaw ba eh, nakikipagluhol lang sa amin? Aanakan mo lamang ang anak ko, tapos iiwanan mo? Pakakasalan ko rin siya, pero sa mga susunod na panahon siguro. Huwag lamang sa mga panahon ito. At kailan mo siya pakakasalan? Kung pareho na kayo na uugudugod? Wala ho akong sinabing pakakasalan ko siya kung uugudugod na kami. Ang sa akin lamang po, hindi pa po ako handa. Teka muna. Asan bang mga magulang mo? Sila ang gusto kong makausap. Wala na po akong magulang. At nasaan ang mga magulang mo? Nasaan sila? Bakit hindi mo sila kasama? Ano, nahugasan mo na ba lahat ang mga ginamit nating kaldero? Opo. Ay, nautusan tuloy kita. Wala kasi ang inay mo eh. Akala ko ba mamamalingki lang? Eh, yun pala. Namalingki nga para iuwi sa bahay ninyo. Ah, wala na kasing pagkain at pangmatrikula ang kapatid ko. Kaya
kinakailangan umuwi si inay. O sige, dalian mo na dyan kung ganun para matapos na at makapagpahinga na rin tayo. Ah, sige po. Kung gusto nyo, mauna na po kayong pumasok sa kwarto. Tutal, kukunti na rin itong hugasan eh. Sabagay, may katwiran ka nga. Yung ginagamit lamang nilang baso at platito ang hugasan natin. Pag natapos sila, at kaya mo na rin sigurong hugasang mag-isa yon. Ah, upo. Ako na lang po ang bahala dito. Magpahinga na po kayo. Ay, salamat kung ganun ha. Ay, alam mo, matanda na ako at hindi na makalaban pa sa puyat. Sige, iwanan na kita dito. Ah, upo. Hayo na si Aling Anghiling. Kawawa naman. Dahil sa hirap ng buhay, napipilitang magtrabaho kahit matanda na. Tulad ni inay. Gustuhin ko mang wag na siyang magtrabaho. Pero wala pa rin akong magawa. Dahil kailangan ko pa rin ang tulong niya para ako makapagtapos sa pag-aaral. Ay, sarap ng buhay mayaman. Kahit hindi magtatrabaho, kakain at nabibiling lahat ng gusto. Tulad ni Gabi, ang yaman niya. Kung liligawan lamang ako ni Gabi, naku, hindi pa niya natatapos ang pagtatapat niya sa akin. Sasagutin ko na siya kaagad. Pareho na po silang hindi nakagisnan. Ang ibig mong sabihin, wala kang mga magulang? Patay na ba sila? Uli lang lumos ka na ba? Eh, wala po kong kamat. Ayon sa taong nagpalaki sa akin, wala na rin po akong ina. Anong sinasabi nito? Wala na siyang ina. Sino yung babaeng tumawag noon kay Miriam? Ang nambugbog pa kay Miriam dahil sa pagkikipag-usap dito sa akin. Teka, malalaman ko kung nagsasabi ng totoo ang Adolfo ito. Teka, kakausapin ko si Miriam. Excuse me. Oh, bakit ka tumayo iyo? Saan ka pupunta? Magbabanyo lamang ako, Papa. Sandali lang po ako. Pero pa, paano kung ako mismo ang umaayaw na pakasal kay Adolfo? Ano ang gagawin ninyo? Tulad ng sinabi ko, ayoko munang magpakasal kay Adolfo. Nika! Boses ni Gabi? Bigyan mo ako ng isang pichel na malamig na tubig. Ha? Hoy! Anong nangyayari sa'yo? Inaantok ka na ba? O nananaginip ka? Pumasok ka na nga dun sa kwarto mo at matulog na. Ako na lamang kukuha ng malamig na tubig. Matulog ka na. Ako na lang bahala dito. Total, tubig lang naman ang kakailangan na namin. Sige na. Hindi pa ako inaantok. Kayang-kaya pa kitang pagsilbihan. Anong sinabi mo? Pagsisilbihan mo ako? Hindi ha! At bakit naman kita pagsisilbihan? Ang papa mo ang nagbibigay ng sahod ko. Kaya siya lang ang dapat pagsilbihan ko ano? Hindi ikaw na ang yabang. Yabang! Thank you.
ayaw mong pakasalan ka ng lalaking ito. Nalalaman mo ba ang sinasabi mo, Monica? Pagkatapos ng lahat ng namagitan sa inyo ng lalaking ito, tanggap mo na hindi ka pakakasalan? Napag-usapan na po namin ni Adolfo na huwag munang magpakasal, na magsasama muna kami. Maglilibin muna kayo ang ibig mong sabihin? Opo. Marami naman po dyan na nagsasama na kahit hindi pa hukasal. Isa pa, para na rin po sa aming dalawa ang desisyon naming huwag munang magpakasal. Ate, nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw. Praktikal lamang akong tao. Alin ang gusto ninyo? Magpapakasal na kami ngayon? Tapos sa paglipas ng panahon, ay magsawa kami sa isa't isa? Ibig bang sabihin ay magsasama pa rin kaming dalawa kahit hindi namin mahal ang isa't isa? Madali lang naman na ang magpapakasal eh. Ang mahirap ay yung pipilitin pa naming pakisamahan ang sarili namin kahit hindi na namin mahal ang isa't isa. Pero paano ka? Anong kinabukasan ang hihintay sa iyo kung halimbawang iiwan ka niya? Mahal ko pong anak ninyo at wala kong planong iwanan siya. Inuulit ko, handa akong gumastos sa lahat ng gastusin ng inyong kasal. Sinabi ko lang po sa inyo na ang dahilan kung bakit ayaw ko mulang magpakasal kami, Don Fidel. Pa, hindi naman yata na pipilitin ninyo ang isang lalaki na pakasalan ang kapatid ko nang hindi naman siya mahal. Kung ayaw niyang panagutan si ate, di wag. Gabi, nag-usap na tayo kagabi. Huwag kang makialam dito. Pero papa, hindi naman po makatwiran na mamimilit kayo ng lalaki na pakasalan si ate, pero hindi siya mahal. Hindi kaya kayo rin ang nagtutulak sa kanya para mas lalong maghirap sa buhay? Ayun na si Miriam. Mabuti at hindi pa siya pumapasok sa kwarto at nagtitimpla ng juice. Sa kanya ko na lamang malalaman ang kailangan kong impormasyon para malalaman ko kung nagsasabi ng totoo ang Adolfo na ito. Mukha yatang hindi nadala sa panununtok ko sa kanya. Miriam! Oh! Bakit naririto ka na? Tapos na ba ang pamamanhigan? Mabuti naman na pagkatapos ng panununtok mo kanina eh, bumalik kayo sa matinong pag-uusap. Wala ngang pamamanhikang nagaganap eh. Ano? At bakit? Kaya ko nasuntok ang Adolfo na yun. Dahil ayaw pakasalan ni Adolfo si Ate Nika. Eh bakit? Sa ganda ni Ate Nika, ayaw pakasalan ni Adolfo na yun? Hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. Pero nagpunta ako rito para makausap ka tungkol sa babaeng nambubog sa'yo nang pupunta ako sa bahay nila. Ah, yun ba? Nanay ni Adolfo yun? Nanay ni Adolfo. Pero bakit sinabi niya ngayon na wala na siyang mga magulang? Ha? Sinabi ng nobyo ni Ate Nika na wala na siyang mga magulang? Eh, sino yung babaeng nasa bahay nila na nagsasabing anak niya si Adolfo? Teka nga. Baka naman nagkakamali ka lamang sa sinasabi mong yun na siya ni Adolfo. Magdala ka nga ng makakain sa loob para masiguro mong ang Adolfo na tinutukoy mo ay yung nobyo ni Ate Nika. Nakita ko nga siya kanina. Ako pa nga ang nagbukas ng pintuan nang dumating sila eh. Tsaka hindi ba, kaibigan ni Adolfo ang kaklase mo? Yun ang nagbigay sa'yo ng address ni Adolfo? Gusto ko lamang masiguro na si Adolfo nga ang naroon sa bahay kung saan may narinig akong boses na babae na siyang ikinuwento mo na nambugbog sa'yo. At kung nanay nga ni Adolfo yun, bakit niya pinagkakaila? Bakit? Bakit kasi hindi ka na lamang magbalik sa lugar na yon
para masiguro mong bahay nga ni Adolfo yon. E baka mamaya, iba palang Adolfo ang tinutukoy ko. At iba ring Adolfo ang tinutukoy mo. Sabagay, may katwiran ka nga sa sinasabi mo. Tama, pag-alis ni Adolfo, susundan ko sila. Ngayon ko malalaman na doon nga nakatira sa bahay na yon ang Adolfo na yon. At tuloy, makikilala ko na rin ang lihim ng babaeng sinasabi niyang nagpalaki at nagpaaral sa kanya. Paano nga ba naging magkaaway sina Gabby at Adolfo? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Bad Boy! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Bad Boy! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.